Magandang hapon po or gabi, ano man po ang oras araw sa inyo sa mga kababayan natin dito at sa abroad. Ang ating pong pag-usapan ay itong papalapit na ating eleksyon. Dito po sa Pilipinas ay Wednesday ngayon, so apat na araw na lang halos yan, or limang araw at eleksyon na. Okay, 5 days more or less. Pero mahalaga na aking pong talakayin, paliwanag sa inyo, ang dapat natin gawin. Lalo na po doon sa mga followers, supporters ng front runner or leading candidate. In other words, kung kayo supporters ni Marcos at Sara, kailangan malaman nyo ito at dapat natin gawin ito para hindi po kayo nabubuli or hindi po kayo, alam mo na naiintriga doon sa mga kasalukuyang sitwasyon. Bago ang lahat, ay muli ko pong inaanyayahan kayo na mag-subscribe, mag-follow sa channel na ito. Mike Abe Opinions. Click ang notification bell. Like and share ang video ito at iba pang mga videos. Magtulungan po tayo dahil after election ay halos magsisimula pa lang po tayo ng pagtutok, pagsubaybay sa mangyayari sa susunod na administration. Bongbong Marcos Sara, pag yan naging Pangulo, tutulungan natin ito kung ano ang kanyang mga pagbabagong gagawin at pagkakaisang gagawin at aking ihahayag dito sa channel na ito. Kaya itong channel na ito, pangako ko sa inyo, magiging sa inyo ito. Ibig sabihin, kayo ang pangunahing paglilingkuran natin dito at kayo ang makikinabang dito. Kaya magtulungan po tayo. Marami pong salamat. Well, tulad ng sinabi ko, tutukan natin itong papalapit 5 days before ang eleksyon. At kaya ko gustong itong ipaliwanag sa inyo kasi kahit ako, marami po ako nare-receive sa social media, kung anuman, na pamamaraan, na dating parang yung iba parang nabubuli, nananakot, parang marami silang gustong sabihin, hindi naman totoo, or marami silang pinapalabas na parang pinapahirapan yung butante. Lahat yan hindi totoo. Lahat yan ay ang purpose niyan, sirain yung inyong diskarte. Ang purpose niyan ay mawalan kayo ng gana na mag-participate sa pagboto. Ang purpose niyan ay madismaya kayo. Yan pong tatlong yan ay napakahalaga. Kasi pag nakuha nila, yan tatlong yan, ay mananalo sila dahil sila tuloy-tuloy ang kailang pagboto. So, kung ikaw ay nadismaya, ikaw ay naasar, hindi ka boboto, mawalan ka ng gana, tapos na, matatalo. Kaya ang akin pong pakiusap at akin pong sinasabi dito sa channel na ito, ano man po ang mga nababasa nyo, nakakarating sa inyong picture, video, or comment ng kahit na sino, kaya lang nyo, basahin nyo, pero huwag kayong padala. Okay? Kung sinasabing doon sa kabilang lugar na may ganoon, o ito yung mga mangyayari, huwag kayong maniwala. Ang focus nyo, pagboto. Kasi kaya ko sinasabi ito, pag nakaboto kayo, sigurado mabibilang ang boto nyo. Yung ibinoto nyo, malaki ang chance ang manalo. Pero kung hindi kayo bumoto o nawalan kayo ng gana sa pagboto dahil nadala kayo ng negative na mga comment, reaction at sinasabi ng kahit na sino, kasama sa trabaho, kasama sa bahay, kaibigan, ay wala. Mananalo sila dahil sinisira ka para huwag kang bumoto at boboto sila para doon sa kanilang kandidato, talo ka. Yun po yung ganun kasimple. Kaya anuman po yung nakikita nyo, parang may nandadaya, may namimili, or may nananakot, or may something dyan na parang kakaiba, hayaan lang nyo yun. Ang mga otoridad ang merong kapangyarihang ayusin yan. Hindi kayo. Tayo. Hindi, wala tayong kapangyarihan kundi magsumbong lang. Pero hindi tayo pwedeng mag-control yan. May police, may militar kung kinakailangan, may COMELEC kung kinakailangan. Yun po yun. Basta ang focus natin at akin pong hiniling sa inyo, makaboto kayo ng maaga. At iisa lang araw ang eleksyon. Lunes yan, alas 6 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Pagkatapos nun, magbibilangan na. Kung hindi kayo nakaboto, hindi kayo kasamang mabibilang. Hindi kayo nakatulong sa inyong kandidato. Yan po yung aking paalaala sa inyo. Kaya inuulit ko, anuman po yung inyong nababasang parang nananakot, parang matatalo yung kandidato nyo, parang dadayain kayo, parang kayo ay hinaharas ng kahit sino, ay pag yan ay inyong inisip, masisira kayo ang diskarte. Huwag yung i-deadman nyo yan. Pag nakaboto kayo, yan, tsaka kayo pwede makialam. Kasi nakaboto na kayo. Definitely mababasa at mabibilang yung boto nyo. Yan po yung advantage ng hindi nagpapadala sa mga fake news or fake na kung ano-ano, katulad ng sinasabi ng iba dyan. Yun, fake talaga yun eh. Yung kung ano-ano mga requirements na sinasabi, face mask, negative result sa lab test, or laboratory, or kung ano-ano dyan, pati t-shirt, bawal daw. Hindi totoo yun. Ang requirements lang, face mask. Pag naka-face mask ka,
Napunta ka sa presinto at nandun ang pangalan mo, pag boto mo, pwede ka na umuwi. Maghintay lang tayo ng bilangan sa hapon o gabi. Ganun lang. Yung ibang mga sinasabi niya, hindi totoo yun. Maniwala kayo dito sa channel na ito dahil lagi po akong nakaka-update sa COMELEC kung ano ang policy. Sa ngayon, yan ang policy. Face mask lang ang requirements. Hindi kailangan ng ballpen, may ballpen na ron. Kailangan lang ID kung kinakailangan para identification nyo kung sakaling kayo talaga, baka magulat, bigla kayong tumanda o bumata. So, kasi may picture yung ating record doon eh. Yun lang pagbabasyan. Yun lang. Walang ano. Bawal magtagal sa presinto. May sakit ka o wala, makakaboto ka. Walang pwedeng pumigil. Pag sinasabi niya, oh, huwag kang bumoto, may sakit ka, hindi totoo yun. Hanggat kaya mo magpunta ka sa presinto, bumoto ka. Dahil ang sinasabi ng batas, pag eleksyon at registered voters ka, bumoto ka. Hindi sinasabi yung may sakit ka, huwag kang hindi ka makakaboto. O may nararamdaman ka, hindi ka makakaboto. Walang sinasabing gano'n ng batas. Bumoto kayo hanggat kaya nyo. Nandyan yung aalalay para ho sa inyong kaligtasan at kapayapaan. Okay? So, napakaganda nun. Ito, kaya ko ito sinasabi, itong natitirang ilang araw hanggang sa araw ng eleksyon, lalo na yung Sabado, Linggo, itong pa natitirang 4 to 5 days. Grabe ang siraan dyan. Actually, ngayon eh, natatawa nga ako eh. Mayroong rally doon sa harap ng COMELEC. Ang Pinklawan, kasama ang mga kaparian. Ang panawagan nila, walang dayaan. Ang piling nila, dadayain pa sila, samantalang 21% lang. Nakita mo yung mga saywar na yan. Kayo ba naniniwala si Lenny Robredo pag natalo, deny. Pero ang panawagan nila ngayon sa harap ng COMELEC, gusto nila malinis na eleksyon, walang dayaan. O, nakita mo. Isipin mo, number 2, 21%. Ang panawagan nila, walang dayaan. Parang kala mo, mandadaya pa yung leading candidate. Kalukuhan, di ba? Anyway, pero karapatan nila yon. Lahat tayo naniniwala, walang dayaan, malinis ang eleksyon, may mananalo. Lalo na yung mga Marcos supporters, Marcos loyalists, kayo ang mananalo. Tandaan niyo yung sinasabi ko. Malinis na eleksyon, kayo ang mananalo. Hindi mananalo ang number 2, number 3, number 4 pag malinis ang eleksyon. Kaya yung sinasabi ng mga number 2 kung sino man dyan sa ranking, tapos nananawagan na walang dayaan, malamang kakaiba ang galaw niyan. Bantayan natin. Bumoto kayo kahit na ano. Umulan, umaraw, bumoto kayo. Walang pwedeng humarang. Karapatan natin mga Pilipino yan dito sa buong bansa. Kasi yung OFW ongoing din, bumoto kayo. Huwag kayong padala doon sa mga fake news. Maraming nananakot, maraming nagpapalabas. Massive ang pagpapalabas ng mga maling impormasyon para kayo sirain. Ang purpose ng ginagawa mga fake news na yan, sirain ang inyong concentration para hindi kayo makaboto at sila ang boboto, sila ang mananalo. Nakita mo yung saywar na yan, yung gimmick na yan. Kaya ingat po tayo. Bumoto tayo kahit sino humarang. Karapatan natin yan. Okay? Yun ay aking paalaala para siguraduhin manalo ang inyong kandidato at sa paniniwala niyo karapat-dapat na siyang gagabay sa susunod na 6 na taon sa ating national na pamahalaan. Di ba? So, ang mga paalaalang ito, trabaho lang, walang personalan po ito. Sana inyong naintindihan. Ikalat po ninyo ito. Maniwala tayo sa kapangyarihan ng batas, kapangyarihan ng COMELEC at ng mga otoridad. Yung nasa labas ng gobyerno na iba-iba sinasabi, huwag niyong paniwalaan yan. Pananakot lang yan. Walang mangyayari yan. Okay? Maraming pong salamat. Magandang hapon. God bless!